Good day everyone, this is Xerxes M. Budomo and welcome back to my mini vlog. So for today's video, tara samahan nyo ako mag car wash. So siguro isang taon mula nung last akong nag car wash. Kasi dito pag winter, hindi mo naman naka car wash. And at the same time nung magsa summer na nagbakasyon naman kami sa Pilipinas. At dahil medyo mahaba itong video na ito, samahan nyo na rin akong sagutin ng ilan sa mga questions ng mga teachers dyan sa Pilipinas na gustong magturo dito sa USA. Una, may nareceive akong tanong if pwede daw ba na mag-apply ang mga walang master's degree. Ang sagot po dyan ay oo, pwedeng-pwede po kahit naka-units lang kayo or kahit bachelor's degree holder lang kayo dyan sa Pilipinas. Pero syempre, mas mataas po kasi ang sahod dito pag mas mataas din ang inyong educational attainment and at the same time, mas maraming experience. Pangalawa, kung pwede daw ba ang mga walang license sa Pilipinas. Minsan kasi hinahanap po yung ating license dyan sa Philippines. Although kailangan mo pa rin mag-apply dito sa USA ng license, mas madali na kasi yung way pag mayroon na tayong license sa Philippines kasi pwede mong i-reciprocate dito yan. And syempre dahil out of state tayo or international teachers tayo, alam din ng mga employers na dapat may mga license tayo bilang isang teacher. Pangatlo, kung may age limit ba. So far, nang stay ko dito sa USA, wala pa naman ako narinig na may age limit. Yung mga kasamahan nga namin mga local or mga Amerikano sa seminars and conferences, super tatanda na po nila. Yung iba, nag-retire pa sa ganitong work tapos nagturo kahit matanda na. May nagtatanong din pala kung saan state ako ngayon at kamusta ang cost of living. Dito po kami sa Montana State. So as you can see, medyo rural dito. In terms of cost of living, super baba po dito. Wala po kaming sales tax. Mga rent po namin at utilities, mababa din po. Sunod naman po, usually nag-open ang klase dito po around middle of August or third week of August. Kami po, ang start po ng klase namin ay August 16. Sunod na tanong kung may ipon. Mayroon po, sobra-sobra pa po yung naiipon namin dito. So, compared naman dyan sa Pilipinas, na mababa na yung sahod, wala pang ipon. So, yun lang. Bye-bye!